Ayun mga kasto, galing kakagaling ko lang po sa dentista ko. Ito. Sa yun, may dalawa akong choices kung ipapasta or root canal. Pero ang sabi ng dentist ko, malalim daw kasi yung butas, kaya duda niya i-root canal na. So, yun nga. Sana maayos talaga kasi pang-tip 'yun eh, harap pang ano natin yun eh, iconic smile. So papunta po tayo sa cathedral. Yan. Ito po yung ano, Catholic Church dito sa Puerto. Makita nyo doon, dagat na rin. Doon, dagat na. Yan ang Cathedral Church. So, din pumasok sana kasi nahiya ako eh. So next time na lang. Ay, hindi natin mapapasok sa loob kasi parang may ano eh, may something. Pagkakano yung bike natin? Ito. Wow. Ang ganda. Ganda. Apo. Maganda mga bike oh. Yan. Magandang mga bike. Pero hindi tayo nagbabike eh. 11,500 isa. Kaso di tayo mahilig sa bike. Kasi mainit. Mainitan ako. Nahilo kasi ako sa init daw sanay. So ngayon mainit pa rin. Hindi tayo sanay. Sasaglit lang tayo. Ayun. Papunta na tayo kay Sir Rizala. Ganda naman na ito. Ayun. Yan. Sir Rizal. Ganda ng church na yan. Cathedral Church. Yan. Cathedral. At dito naman, isa pupunta natin. Hindi ko po alam kung pwede pa rin pumasok dito. Last year kasi di pwede. Kasagsagan ng pandemic eh. Dito po sa Plaza Quartel. Ito po ang Plaza Quartel. Ito po ang Plaza Quartel. Panahon pa ng Kastila. At dito po ay may mga sinunog na tao, sundalo. Mamaya na palawin nyo. Sinunog ng mga Japanese. Ano kung makikita nyo talagang pang Kastila. Plaza Quartel, on this site, once a military base during the Second World War, some 150 American prisoners of war were burned to death by Japanese soldiers. On December 14, 1944, a few survivors swam to Iwahig. The remains of those who died were brought and interred in a common grave at the Jefferson Barracks National Cemetery, St. Louis County, Missouri, United States of America, 1952. May mga nakatakas lang na few survivors, lumangoy sila sa Iwahig River. Doon yun ngayon sa ano, Penal Farm, mga bilangguan. At madami sinunog, 150 na Amerikano sinunog dito ng